Aksyon OFW is brought to you by Ask OFW, programang maaasahan. May paninindigan para sa kapakanan ng mga OFW. At para sa ikalawang bahagi ng ating programang approved, ito ang Aksyon OFW. At syempre, kasama natin si Congressman John Bertis. Kong, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Partner Eden. Magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi sa lahat po ng ating mga bagong bayani sa sulok man ng mundo. Mabuhay po kayo. Nandito na naman po tayo sa tahanan ng ating mga OFW. Ang Aksyon OFW dito lamang sa Approve! Ayun, buti na lang nakasabay ako, Kong. At syempre, nakikita ng ating mga viewers, meron tayong kasama Kong. Ikaw na po ang magpakilala sa yes, alam mo, ito isa sa mga hinahangaan kong istorya ng isang successful na OFW. Pero hahayaan ko siyang magkwento kasi baka pag ako nagkwento ay maiyak ako. At mapumunos ko ang aking negday. Nakita ko kong yung lahat ng kanyang mga naging accomplishment, ano, yes. Mula doon sa sinasabi ninyong pagiging OFW. Alam mo, bago ko siya ipakilala, no? Karamihan kasi ng mga lumalabas sa mga balita, social media, yung mga sad story, yung mga minaltrato. Pero behind that sad story, marami po tayong mga success story. Na isa na po dyan, syempre ang istorya ng ating guest for tonight, walang iba kung hindi si Sir Ringo Anakan ng Prince Revolution. Welcome po sa programang Aksyon OFW, Sir Ringo. Salamat po. Magandang umaga, hapon at tanghali at gabi. Mm-hmm. Sir, maraming salamat, Congressman Bertis. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nanonood ng kababayang overseas Filipino, hello po sa inyong lahat. Ayan. Yan, simulan na natin ang ating iyakan. Huwag naman iyakan. Siyempre. Okay, kukwento ko po yung story ako. 20 years na po ako nag-a-abroad. Oh. So after graduation po, nagpunta ako ng Italia. Siyempre ako po ay nangarap na maging mayaman, maging successful sa buhay. Kaya gusto kong mag-abroad, no? Suddenly, nung pagpunta ko ng abroad, hindi pala gano'n na ina-expect ko. Ang hirap, daming discrimination, laging ubos ang pera. Parang hindi ko nakita yung buhay ko. So, alam niyo naman, buhay abroad is trabaho, bahay, trabaho, trabaho, trabaho. Hanggang sa lumipas ang 10 taon, walang nangyayari sa buhay ko po. Yun po yung nangyari sa unang 10 taon ko. Then suddenly, napagod po ako kasi sabi ko, ito ba yung hinahanap kong buhay? Ito ba yung ibibigay ko sa aking family? Ito ba yung iuwi ko sa abroad pagbalik ko ng Pilipinas mula abroad? So nagkaroon po ako ng opportunity para sa sarili ko kasi napagod na po kasi ako. Kasi sa abroad ay lahat ng trabaho gagawin mo para kumita lang. Tama. Lalo po sa Europa, sa Italia, is hindi mo na po magagamit yung pinag-aralan. Profession, ini-expect ko na magagamit ko siya. By the way nga pala, physical therapy nga pala si Sir Ringo. Akala ko magagamit ko siya. Kaso nga lang, sa liyap ng aking inasikasong pasyente, mga Italiano, bahay ng Italiano ang inasikaso ko. Ay, so, naglinis po ako ng bahay. So, naging part-timer po ako, babysitter, dog sitter, lahat ng pagkakakitaan mo, gagawin para at least makapagpadala ka lang ng pera sa abroad. And then suddenly lang po ang buhay. Ganun lang buhay. Ganun po, paulit-ulit. Hanggang sa nakita ko yung French Revolution. Yung ano ibig sabihin ng French Revolution? French Revolution, ito kasi is a global movement, is a first global movement, yung saan itinatagto ng mag-asawang Terence, okay. Nagaling din ng Milan, yung kasi nila kilala. Ito po yung naglalayong tumulong sa ating mga kababayan na maging free at saka rich, maging successful ka, at makauwi ka agad sa Pilipinas. Wow. So kaya siya, kasi marami pong OFW free kapag ka day off nila, Saturday, Sunday, walang trabaho. Sa bahay lang or naglalakwat siya. Tama. Marami naman pong mga OFW din naman na rich kasi ang laki ng sweldo, pero wala ka namang freedom or time dahil sub-sub ka sa trabaho. So parang inisip natin is, deserve ng OFW maging free at saka rich. So combination po siya, kaya siya naging rich. So, nagkaroon ko ng French Revolution. Parang bawat OFW, may karapatang umuwi ng Pilipinas na free and rich at successful ka dapat. Doon po yung nangyari ang French Revolution. Alam mo, Partner Eden at Sir Ringo, isa yan sa mga advocacy at talagang sinusulong ko matagal na yung tinatawag nating financial literacy. Correct. And most of all, reintegration. Tulad ko, isang OFW, nag-reintegrate, nagsimula ng negosyo, at
pinalad at pinagpala rin ng Panginoon Diyos na maging representante sa Kongreso. So, yung nasubaybayan ko rin kasi partner yung istorya ng Preach Revolution. Isa ako sa mga parang hindi nag-promote, sinuportahan. Kasi nakita ko talaga na kung paano naging nabago ang napakaraming buhay ng ating OFW nung nagkaroon sila ng ganitong Preach Revolution. Mm. Sobrang dami po talagang nabago. Isa na nga po ako, ang laki ng nabago sa akin. Mm. Sobrang laki na dating lubog sa utang, dating pinuproblema mo may gagastos sa kada buwan. So ngayon, nung nag-join ako sa Preach Revolution, ang laki nagbago kasi yung mindset ko po yung binago ng Preach Revolution. Okay. Ito yung natutunan ko na hindi ko siya malimutan. Kung bakit po, from dating lubog sa utang, masasabi ko, sabi nyo nga po, is successful. Sabi nga nila, multi-millionaire na OFW ngayon. Mm-hmm. So paano ko siya nagawa? Nabago po yung mindset ko. Okay. Dati kasi, ang tinuturo po natin is, dapat huwag kang magmukhang pera. Dapat huwag kang maging mayaman. Bawal kasing maging mayaman. Parang ganoon na kasi tinuturo sa akin ng community ko o yung natutunan ko. Yung pala mali, dapat pala kung gusto mong maging successful sa buhay, accept mo sa sarili mo na mukhang pera ako para at least napitan ko ng pera. After all, gusto ko namang mag-abroad para sa pera. So, yung in-accept ko na kinakailangan ko nga ng pera, no, kinakailangan ko palang i-manage ng tama yung pera. Ayun. So, yun naman pala yung ibig sabihin. Yung pera pala, i-manage ko ng tama, i-allocate ko siya. So, pinangalagaan ko yung perang kinikita ko at every month may pinupunta-punta po. So, natuto po akong mag-invest at magpundar. Okay. Doon muna punta nasimula yung success story ni Ringo as an ordinary OFW. Mm-hmm. Ngayon po is nagkaroon po ako ng 24 property investments. Wow! Ganun po siya. Ganun nangyari. Katagal mo na achieve yung 24 property investment mo yan? So, almost 9 years po akong pumasok sa Preach Revolution. Within 9 years, ito po yung napundar ko through Preach Revolution dahil natuto po akong mag-handle at mag-manage ng pera. Mm-hmm. Pangalawa, natuto po akong mag-negosyo. Ayun. Habang nasa abroad ka kasi, alam mo po yun kung, no? Sa abroad, kung isang trabaho lang meron ka, hindi ka talaga mabubuhay. So, kinakailangan maghanap ka ng extra. So, nakita po yung, mag-negosyante pala ako dapat habang nasa abroad ako. So, nakita ko yung real estate business na pwede pala akong maging agent or mag-referral. Mm-hmm. Until such time na nakapag-share ka sa kaibigan mo, nakapag-share ka sa iyong kabarkada, kamag-anak mo, na oo nga, no? Kaya ako nag-abroad para magkaroon ng bahay or magka-investment. No, nung nirefer ko siya, may binibigay sa akin privilege yung company. So, dagdag income sa akin. Until such time, wag grabe naman ang kinikita ko. Yung kinikita kong in commission, pinupundar ko po. Pero alam mo, di ba, karamihan kasi ng reklamo, Ringo, ng mga OFW natin, ay yung mga pinapasok ng negosyo, minsan, na-scam sila. Di ba? Kasi nga, yung karamihan ng mga business na to, hindi ko naman nila lahat, na ang lalong-lalo na yung mga tinatawag nilang networking, which is too good to be true. Ang pinapakita nila, yung ako ay nagkaroon ng magandang kotse. Eto, magandang damit. Puro material na bagay, talaga ang pansilaw. Mm-mm. So, ikaw naman, isipin mo, naku, makapag-drive na ako ng Ferrari, yung Porsche, di ba? Pero parang bago mo ma-achieve yung ganung klaseng incentive, talagang sangkater ba o truck na produkto ang ibebenta mo. At the end, nandiyan pa rin yung ugali ng Pilipino na nakagisnan minsan, ningas kugod na tinatawag. Mm. Di ba? Nag-aalab ka sa umpisa, excited ka, tapos pagka nakikita mo naman, parang ang tagal ko atang makakuha ng ginhawa dito sa ginagawa ko. So, walang natatapos. Mas marami pa rin mga bilang ng ating mga OFW. And statistically, talaga yan, partner Eden, which is we have all that data na mataas pa rin ang mga kababayan natin na nasa below poverty line. Ay, yeah. So, pagdating naman sa inyo, sa Preach, ano ba naman to? Ano ba to? Ito ba isang multi-level marketing or... Or paano pong i-engage ang isang Pilipino na interesado? Okay. Pagbabago ba ng karakter niya or kung ano man na? Paano kaya natin ipapaliwanag lalong-lalo ngayon na napakaraming nanonood sa ating mga OFW? Okay. Nasabi niyo po kanina, Kong, no, na
kung natakot ba ako kung baka ma-scam ako, no? Hmm. Bakit po ako nag-venture sa ganitong business or sa sumama ko sa Fresh Revolution? Una, wala kasing membership fee. Okay. So, hindi ko kinakailangan po magbayad. Libre pong ibinibigay nila ng mga programa. Kasi po sa Fresh Revolution, ang purpose kasi nila is matransform ang iyong mindset, mag-take action ka, at maging party ka ng Fresh Revolution. Parang matransform ang mindset mo from empleyado to negosyante. Libre pong seminar na ibinibigay sa atin yun. And then, pwede ka nang magnegosyante, pwede ka nang sumali. It's either mag-venture ka sa real estate o may iniisip kang negosyo. Mm-hmm. At least may tamang blueprint ka na sa pag-business. Oh, I see. So, it's not about selling product. It's hindi about naman really transformation of yes individual. Oh, oh. Na dating umaasa ka lang sa sahod, ngayon ay bibigyan ka na rin ng mindset na hindi lang sa pamamagitan ng salary mo monthly, pwede ka rin kumita at your free time. Pa, pwede. So, ang nangyari, matinda ko, na-transform ako, gusto ko nang magdagdag ng income, gusto ko na maging free and rich, nakita ko yung opportunity ng real estate. Bakit naman real estate ang nagustuhan ko? Kasi walang requirements eh. Mm. Kasi sa real estate, hindi mo kinakailangan college graduate ka, hindi mo kinakailangan matalino ka. Basta alam mo lang, may kailala kang gustong mag-invest, eh, re-refer ko, may ibibigay ka na. Pangalawa, walang membership sa real estate. Pangatlo, ang maganda lang po nun kasi, merong mga center sa iba-ibang bansa, Europa, Middle East, at saka Asia, na maaari kong dalhan ng aking mga kasamahan. Para at least, kasi nakakatakot mag-alok kung hindi naman legit ang iyong oo, marami yan. Maraming mga dinulog sa atin ng mga na-scam ng mga properties, di ba? Ang ganda-ganda sa picture, sa website. Tapos pag pinunta ng kabag-anak nila, sabsabang pala ng kalabaw yung binibenta ng subdivision, di ba? Marami yan. Mga na-scam din sa mga ang may-ari ng bahay, eh, walo pala kayong OFW, di ba? So, ito rin yung mga... Kaya nga sinulong din natin. Alam mo, marami kang experience pala na gano'n. Hindi, tsaka sinulong din natin sa sa kongreso na dapat lahat ng mga real estate broker ay bine-verify muna ng ating polo. Hindi yung basta-basta susulpot ka lang sa bansa na to kung saan yung mga, halimbawa, mga Filipino centers or Filipino community, maglalagay ka ng maliit mong lamesa, ang gaganda ng picture at brochure mo, nagbebenta ka ng real estate. So, dapat talagang credible at merong mga suportadong dokumento ng mga the government na you are really legit to sell a property. Ayan. Kung tinitingnan ko itong book na hawak ko, ano yung the OFW Rich Handbook, Your Guide to a Free and Rich Life. Mamaya po itatalakayin ni Sir Ringo sa atin ito at interesado ako. Pero syempre sa pagbabalik po yan ng ating programa, mamaya po yan. Aksyon OFW was brought to you by Axe OFW, programang maaasahan, may paninindigan para sa kamakanan ng mga OFW. Tips time for parents. Teaching kids good behavior. Small kids tend to be self-centered or only think of what pleases them. That's why they would do whatever they would want to at times. As they grow up, they need to learn good behavior so that they would gain more friends and act appropriately. Here are some tips that parents can do to teach good behavior. Encourage kids to wait for their turn by asking them to wait or fall in line. Show kids that sharing is good, especially when playing with friends. Tell them to use words instead of just actions, especially when they want something. Ask kids to make rules with you. Use pictures for the rules so they would understand. Make a schedule with your kids. Remind them to check every finished task. Aksyon OFW is brought to you by Axe OFW, programang maaasahan, may paninindigan para sa kapakanan ng mga OFW. At nagbabalik po ang Aksyon OFW sa Approve. Ayan, kung kanina na naiwan natin yung binabanggit nating book sa Ringo, ano po ba yung nilalaman itong the OFW Fridge Handbook?
Ayan. Ito pong fridge sandok is ginawa po ng ni Terence at saka ni Ted Kodjamat. Ito pong dalawang ito, naniniwala po kasi ako sa pagiging successful ng isang tao, dapat merong somebody o someone na mag-guide sa'yo. Tama. Tama po ba? So ito, fortunately, nakilala ko to sa Milano, sa Italia. Itong dalawang ito ang nagbigay sa akin ng opportunity. Sila ang nagturo sa akin. So ang tawag ko sa kanila is fridge mentor. So sila nagsabi sa akin na lumaban ka sa buhay para maging free and rich ka. So nung nakita nila na bago ang buhay ko, so, gumawa sila ng book para at least mas marami tayong kababayang OFW ang makabasa. Ayun. So, ito pong fridge handbook na to is nakapaloob dito yung success formula ng mag-asawang Ted and Terence, designed for OFW. Mm-hmm. Kung gusto mo nang maging free at saka rich at ready ka nang uwi ng Pilipinas ng mas mabilis na panahon, basahin mo to kasi dito mo madidiscover lahat ng formula pa paano maging multi-millionaire OFW. Wow. So, alam mo, na-meet ko rin yung mga ibang mga successful na naging mga OFW na mga multimillionaire na ngayon sa mga event nila. Nakita ko sila sa Japan, nasa nung nagpunta ako sa Milan at ganoon na rin sa Middle East. So, meron talaga sila mga, I think may mga offices sila eh. Pwede rin natin sigurong panawagan sa ating mga kababayan na kung paano sila magsisimula. Kasi karamihan ang nagtatanong, tulad yung mga nagme-message sa atin sa FB na paano ba yan? Ano ba yan? Saan ba yan? Tama po yan. Sa mga, kung ikaw, kababayan ko, ready ka na. Sabi nga nila, hindi ka magiging successful kung hindi ka ready. So, kung ready ka na maging successful, kababayan OFW, meron kaming Fridge Revival Center na tinatawag. Ito po is present sa buo, sa Middle East. Dubai, Kuwait, Qatar, Oman, Abu Dhabi. Meron po tayo sa Italy, sa Rome, sa Milan. Meron tayo sa Malaysia, Singapore, Japan. Meron tayong presence sa Middle East, Asia, at saka Europa. Wow. Visit nyo lang po yung Fresh Revolution FB page para magsabi po kayo paano po ba yan at kami po isasagot sa inyo at ipapaliwanag po namin sa inyo. Libre po itong ibinibigay sa ating mga kababayang overseas Filipino na naghahanap ng oportunidad na walang gagastos at kahit piso, at least mababago po yung inyong mindset. Naniniwala kasi ako, nung nabago ang mindset ko, maaring mabago ang mindset ng lahat ng overseas Filipino. At alam ko po, pag nabago ang mindset, pwede ka nang uwi ng Pilipinas. Ready ka na sa pag-retiro. Tama. Alam mo, tulad niya, so ibig sabihin nito, Sir Ringo, na walang commitment. Wala kung kayo po ay nagbibigay ng seminar. Wala po. So, libre po hindi ito. To basta lang na libre nga ang seminar, tapos after ng seminar mo, ito, bumili ka pipilitin mo na bibili, bumili ka ng bahay, mag-invest ka. Hindi naman po, kasi naniniwala pa rin po tayo na hindi dapat pilitin ang pag-i-invest. Dapat isa sa puso mo siya. Once na-convince mo ang sarili mo, ikaw pa rin naman na magpapayaman at magiging successful sa sarili mo kung na-convince ka na at alam mo na kinakailangan mo siya. Wala nang pilitan po ito kung wala na. Ano ba ang magiging beneficyo ng, alimbawa ako, hindi ko isa akong OFW, maliit ang sahod ko, tapos hindi ko pa naman kayang bumili ng bahay, pero interesado naman akong maging free and rich. Ano naman yung para sa mga ganong kategorya ng OFW? Maganda po yan. Katulad ko po nung una, wala lang po akong pambili ng investment. So, ang ginawa ko po, yung business side na inaalok nila. Mag-alok ko muna, mag-training ka, paano mag-alok ng investment. Dahil sa kababayan natin yung nag-a-abroad, lahat naman naghahanap ng bahay. Sa pinaka-affordable, pwede ka nang magsimula. Kapag nakapag-refer ka na, at kumikita ka na ng commissions, at ibibigay ng kumpanya, ay di yun po ang pinagsimula ko. Doon po ako nagsimula ko. Dati po nag-refer, kumita, in-invest. Hanggang yung in-invest ko po, naniwala po kasi ako sa sa isang turo ng ating fridge mentor na kinakailangan maging one-tamad ka. Kasi nung una kasi, yung one-tamad, di ba, kamad, walang pag-asa, kahinang kampera. Parang gusto ko maging modern one-tamad kasi, di ba si one-tamad, pag uwi mo ng Pilipinas, nakaparente ka na lang, tapos walang ginagawa. Pero may lumabaksak na prutas, di po ba? So yung prutas po, yung fruit ng aking investment. Kasi po, as of now, meron po akong 24 properties. Yung 10 kong properties po, ito yung mga condominiums, condotel. Wala po akong ginagawa na parang si one-tamad, pero kada one, may lumabaksak sa aking rent. Merong share po yung hotel. So, iniitulo po namin ngayon si Wang Tamad. Pero dapat magpalit tayo ng pwesto. So, yun po yung natutunan mo namin na kaya pala, habang nasa abroad, make sure na meron kang income opportunity mag-venture ka sa magandang business. Pero pag-uwi mo ng Pilipinas, Wang Tamad ka. Yes, Wang Tamad. Alam mo, may nakakwentuhan niya ako eh. Isa sa mga nakilala ko na nung nasa Japan ako, umatin ng seminar. Na
kahit hindi pala nila natitiran pa yung kanilang investment. Halimbawa na i-turn over. Tapos, ang karamihan kasi ay nagkakaproblema. Paano mo ipapaubaya sa kamag-anak na o kasi sa nanay, sa tatay na o ikaw nang bahala sa upa? Anong nangyayari? Yung mga upa na binabayad, eh, nasusunog or nagagastos sa mga kamag-anak. So, walang nangyayari sa investment. Meron din ata yung kanilang, yung Preach Revolution, wherein, ano bang programa yun? Ayan, tama po kayo dyan ko. By experience kasi OFW ako, naramdaman ko yung nagpundar ako, may magkasigaso ba ng condominium ko or investment ko, may magrerenta ba dyan? So, nag-design po kami ng isang kumpanya na, kumpanya ng OFW din to, itong tinatawag na Freedom Cares. So parang naramdaman ko yung care ng Freedom Cares kasi kahit nasa abroad ako, sila nang humahanap ng rerenta. Kada buwan po, binibigay na lang nila sa amin yung kita ng investment ko. At the same time, hindi po siya nagagalaw ng aking tiyo, ng aking kapatid kasi minsan nakukon nga po. At the same time, sila rin po nagpo-furnish ng unit, nag-aasikasa ng unit mo. Parang pakiramdam ko, hassle-free investment kasi through Freedom Cares, naalagaan yung investment ko at tuloy-tuloy yung income ko kada buwan. Yun po yung Freedom Cares. Napakaganda pala yung programa na yan. So, sa ngayon, ano po ba yung mga activities nyo na naka-line up? Marami po kami mga series of activities. Every week po may ginagawa po kaming tinatawag na BMAP or Balik Mayaman Action Program. Ito po yung programang libre sa ating mga kababayang overseas Pilipino na dapat magbalik mayaman ka. Doon po tinuturo po namin yung natutunan ko, yung experience ko. And then meron tayong tinatawag na Freedom Business Action Program. Ito naman po yung paano ka magiging negosyante. Kasi lahat po naman ng kababayan natin gusto mag-business. Kaso nga lang po, walang right business blueprint. Kaya after sa 6 na buwan, so ibig sabihin, hindi alam kung paano magsisimula. Opo, yun po. Or saan magsisimula. Oo, kasi narinig, ay maganda palang kapihan, maganda pala yung water station, maganda palang spa. Pero yung blueprint mo sa pagiging negosyante, hindi pa pala siya align. So doon po namin siya tinuturo sa Freedom Business Action Program. O maraming ang ganyan na napapahamak yung kanilang inipon ng pagkamatagal-tagal. Opo. Hindi porkit yung kapibahay niya, kumikita yung halimbawa, yung mga pearl something-something na pearl drink. Milk tea. Oh, isang street lahat kayo, milk tea. Oh, so yung pinagiraban mo. Lahat sisig. Diba? So ano nangyayari ngayon? Nalulugi, sayang yung ano. So hindi porkit isang kakilala o kapitbahay ay umasensa sa kanyang negosyo, eh kailangan mong gayahin. Meron din mga tinatawag na uniqueness at saka kung paano mo i-enjoy ang pinapasok mong negosyo. Hindi yung tinatawag na ginagaya mo lang. Dapat talaga ma-enjoy mo eh ang isang trabaho o isang negosyo. Ayan. At syempre kung sinisenyasan tayo, no? Magbabalik pa po ang Action OFW. Action OFW was brought to you by Axe OFW. Programang maaasahan, may paninindigan para sa kamakanan ng mga OFW. Watch your favorite Net25 shows live and on demand anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. I'm Eden Santos of Net25. Approve! Action OFW is brought to you by Ask OFW, programang maaasahan, may paninindigan para sa kapakanan ng mga OFW. At nagbabalik po ang Action OFW, kasama pa rin natin si Kong John Bertis at syempre si Sir Ringo Anakan. Alam mo, napaka tawag nito, exciting. Tsaka very interesting yung topic natin, na lalong-lalo na yung mga kinikwento sa atin or correct. Na rinelate sa atin ni Sir Ringo. Kasi nga, marami rin mga OFW na para bang sa ngayon ay nag-iisip sila, at tagal ko na rito ha. Wala pa ako nai-invest ha. Alam mo, ako nga eh, nung OFW ako, nag-mindset talaga ako na after 5 years, kung hindi ko kaya, maximum of 10 years na kailangan bumalik ako sa Pilipinas at magsimula ako. Whether malaki ang puhunan ko or maliit ang puhunan ko. So, during that time, bumalik ako, nag-reintegrate din ako. Eh, nung panahon na yun, eh, kalakasan naman ng mga umaalis patungong Japan. So, ang karamihan ng business na mga pinapasok noon ay sa mga
yung parang mga karinderya, small coffee shop, sabi ko, eh ako, ang tinayo ko, parlor, which is napakalayo. No. Pero dahil nga, yun ang demand, yung mga pampapaganda, di ba? Yung mga dumarating, galing ng abroad, lalo na doon sa street namin. So, yun ang tinayo ko. Ibig sabihin, doon ako nagsimula, at pero hinanap ko pa rin yung pag-uopisina. Kaya nga, pinaubaya ko na yun sa aking may bahay, yung pagpapatakbo ng parlor. Pero siyempre, tulad lahat ng negosyo, dapat hands-on pa. So, ako, nagpasok na ako sa opisina. So, yun nga po, ngayon ang pinag-uusapan natin para doon sa mga kaka-tune in pa lang sa ating programa. Si Sir Ringo po ay isa sa mga successful OFW na nagsimula siya bilang isang cleaner, taga-linis lang kubeta sa Italia. Mm-hmm. At ngayon ay isa ng multimillionaire na mayroon 24 properties. Just because, okay. Sa it's just in the period of... 9 years. So, kung nakaya nga po ni Sir Ringo, bakit hindi yung ilang milyon natin mga OFW na nanonood ngayon ay matulungan at ma-apply din yung experience ni Ringo? Hindi naman po. So, parang lahat naman po is naglalayong makabalik ng Pilipinas. Opo. Iba pa rin naman po talaga ang Pilipinas. Masarap pong mag-enjoy sa Pilipinas dahil Pilipino ka. Dito ka pa rin naman uuwi. So ngayon, nakakabalik. Bumalik na po ako ng Philippines. Nag-enjoy na po ako. But, sa pinakamaganda lang po nangyari sa akin, on top of the earnings, yung property investments, no? Kasi kapag meron ka, kaya mong tumulong. Parang ngayon po kasi nakapag-aaral na po ako ng almost 15 scholars na po. Dahil sa syempre blessing po sa atin to. Naturuan po ako. Sabi nga yung nag-take ako ng action, nag-take ako ng part. Ito na yung part na party ko bilang na-bless ako, sinashare ko yung blessings. Tama. So sabi nga nila, bakit ka rin gusto mong umaman? Bakit gusto mong maging successful? Kasi masarap tumulong. Tama. Yung po yung pinaka ginagawa ko ngayon. Kasi kung wala naman po ako, paano ako tutulong? Exactly. Baka po ito yung isang reason. Kasi kadalasan pag alas abroad, alam nyo naman po yan, pag malaki ang sweldo, okay na ako dito. Okay na ako, okay naman. Pero afterwards pala, naubos yung energy mo, naubos ang time mo, mauubos din yung resources mo. Unlike sa mga business na pinasok ko, alam ko naman na hindi naman bababa ang renta. Hindi naman po magbababa ng presyo ang property. Lalo na ngayon, dahil sa COVID. Kahit booming na ang Pilipinas, tama po ba? Nagkakaubusan nga po ng rental, ng space, no? Nauubos ngayon. Opo, so grabe. Parang sobrang swerte ko talaga. Sobrang mahal na lang renta ngayon. Na dati pong 10,000 ang renta sa isang unit ko, ngayon 25,000 na. Grabe. Ganun po siya ka-demand. So, ang mga kapatid ko lang nag-benefit sa akin, at ang maganda lang po nun, naputol ka po na yung chain ng pag-abroad ng pamilya ko. Hindi na sila mag-abroad kasi may kabuhayan na po kami dito. Yan din ang pangarap ng karamihan ng mga umuupong presidente na darating ang panahon ay hindi na mangingibang bayan ang ating mga OFW. Pero paano nga mangyayari yun kung wala kang matibay na reintegration and development program? Kaya nga, napakalaking tulong partner Eden na meron tayong mga successful OFW na nagagamit natin bilang isang example para sa ating mga OFW na nasa ibang bansa. Yes. Ayun, meron pa kayong karagdahan para naman po ma-share sa ating mga kababayan. I-boost na natin ang Prince Revolution. Okay. Sa mga kababayan po namin na nakikinig all around the globe, tayo pong mga 15 milyong bang overseas Pilipino, naniniwala po ako sa galing natin, sa mga experience natin, magtulong-tulong po tayo, magpundar po tayo at mag-invest sa Pilipinas. Kasi po hinihintay tayo ng Pilipinas. Maging successful po tayo dyan. Naghihintay po ang Fresh Revolution from Europe, Asia at Middle East. Hanapin nyo lang po ang Fresh Revolution FB page. At isashare po namin sa inyo kung bakit ang 23,500 ordinary OFW ay naging multi-multi-millionaire. Naniniwala po ako ang isang ordinary OFW is magiging successful as long as tanggapin mo sa sarili mo, humingi ka ng guidance sa Panginoon, sigurado po ako, hindi ka magkakamali magiging successful kapag umuwi ng Pilipinas. So, ibig sabihin, partner Eden, dun sa period of 9 years na nagsimula ang Prince Revolution, nasa 23,500 na ang members nyo na natulungan at na naging millionaryo. So, 9 years. So, tama lang na ano, na lalo-lalo na kung masusuportahan talaga ng ating gobyerno yung mga ganitong initiative coming from the OFW themselves. Merong one good example is yung
train engineer na galing ng Denmark, di ba? Mm-hmm. Na ngayon ay mas pinili niya na tumulong sa build natin. Mm-hmm. So, kung yung grupo ng mga real estate na naging expert na rin just because of the French Revolution, which is magagamit natin sa nation building natin. Kung paano ma, kung paano talaga ang sa akin lang naman ano eh, unang-una disiplina eh. 'Di ba? Biruin mo, pagka OFW ka para may ma-post ka lang sa Facebook, pupunta ka sa mamahaling bilihan ng kape. Pwede ka naman bumili sa grocery ng kape at tip-tip-tip pa. Doon mo na lang sa para sa masarap pa. 'Di ba sa barandilla mo na lang inumin, 'di ba? Doon ka na lang mag-sip. Sabi ko nga pag nagbibigay ako ng seminar sa ating mga OFW, ano bang purpose mo? Ba't bumibili ka ng isang mamahaling gamit o kumakain ka sa mamahaling restaurant o umiinom ka ng kape na na medyo mamahalin or mamahaling kape? Eh, para lang naman i-post mo sa Facebook mo yan at ipagyabang sa inyong kapitbahay. Pero, dahil nga, sa karamihan ng mga OFW ngayon, umuuwi sila ng walang ipon. Pero, marami naman kayong photos saka mga selfies sa Facebook. Hindi po tama yan. Kasi, ang pagiging OFW ay ito po ay isang tinatawag na walang forever. Babalik at babalik din po tayo. Less otherwise na mag-migrate na kayo doon sa bansang pinagtatrabaho nyo. Pero at the end, mas masarap pa rin maging boss ka sa sarili mong bayan kaysa naman na nangangamuhan ka. Yes. Kagaya ng nangyari kay Sir Ringo, opo. Ano po, ayan. Kung baka may mga gustong batiin si Sir Ringo na bago tayo magpaalam. Ah, ganun ba? So, sa lahat po ng kababayan ko overseas Filipino, sana po is dumalaw kayo sa tanggapan of French Revo Center ng French Revolution. Meron tayo sa Middle East, Asia at saka Europa. Ang payo ko lang po is hindi po patagalan sa abroad yung usapan when it comes to overseas Filipino. Hindi po palakihan ng sweldo sa abroad. Paramihan po ng investment sa Pilipinas ang usapan natin at pabilisan makabalik sa Pilipinas ang usapan sa overseas Filipino. Kung magiging free and rich ang iyong buhay at saka iyong mindset, sigurado ko, hindi ka na magtatagal sa abroad. Tama po ba? Tama. So, ang sigaw po namin sa lahat ng mga overseas Filipino on behalf of our French mentors at French Revolution advocates, laban OFW, French your life! Ayun. Luwakasan ang kahirapan yes, po. Ng ating mga OFW. At dagdagan pa yung 23,500 OFW multi-millionaires na marami pang yumaman doon sa napakaraming bilang pa po, million-million yes. Itong ating ako lang ang pakiusap ko lang sa ating mga kababayan bago tayo pumasok sa anumang negosyo na alamin muna natin kung ito ba ay lehitimo, ito ba ay protektado ba kayo ng ating pamahalaan or gobyerno, may mga sapat bang lisensya to. Pero kung ang isang negosyo na inaalok sa inyo are too good to be true, tandaan nyo po ay hindi po totoo yan. Ayan. At syempre po, samahan nyo kaming muli sa susunod na Sabado. Kung ano. At sana po makasama natin ang Preach Revolution sa ating mga correct. Susunod na mga episode ng ating mga kababayan na partner Eden ay sabik din na matutunan kung paano sila maging free and rich. Ayan. Sir Ringo ha, kailangan makasama namin kayo dito sama, sa Action OFW. ang Approve at Action OFW mapapanood po every Saturday 3 p.m. to 4 p.m. Kaya sa susunod pong Sabado, muli tayong magkasama-sama dito sa programang Tatatak sa inyong mga puso. Approve! This program was brought to you by R. Lapid's Chicharon and Barbecue. Laging bagong luto!